Sabi nila adventurous daw ang mga mahilig mag-try ng bago. Yung kahit na di sigurado sa kalalabasan, susubukan pa rin para sa bagong karanasan. Pero ang mga tunay na adventurous talaga ay yung mga nagpapaalam lang kapag nandun na sa pupuntahan. Magkakaroon ng big time na pagtaas naman sa presyo ng gasolina. Sa 24 na beses ngayong taon, tumaas na naman ang presyo. May epekto pa rin sa presyo at supply ng langis ang nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Ukraine at Russia. 8 hanggang 12 pesos na taas presyo sa susunod na linggo. Konting kembot na lang tutuntong na sa 100 piso ang litro ng diesel at gasolina dito sa Metro Manila. Hanggang may pumapatak, kuya! Ay, huwag niyo humalsan! Noong pumalo ang presyo ng gasolina, nagpalit ako ng motor. Ito ang Kawasaki Bajaj CT100B. Sobrang tipid, kahit singaw ng gasolina, under 2 eh. Napakasimpleng motor kasi walang mga masela na features. Easy maintenance at low cost of ownership. Ito yung motor na pangharabas talaga. Hindi ka mag-aalala kahit inluso mo pa sa Kumunoy. Memorable sa akin ng North Loop na to. Dami kong nasubukan na bago. Wala talaga sa plano ko nung una na mag-North Loop. Meron kasi akong sinalihan na competition sa Isabela. Mula Quezon City, biyumahay ako ng 388 kilometers. Simulan natin ang kwento sa Isabela. Welcome sa City of Ilagan, Isabela. Limang araw ako dito para sa National Athletics Championships. Isa itong track and field competition. Tatakbo ako ng 400, 200 at 100 meter dash. Exciting kasi international competition. Yung mga nanalo sa SEA Games, nandito sila. Nandito ang national team ng Malaysia, Iraq, Brunei, Indonesia, Vietnam at Thailand. Takbakan agad sa unang araw pa lang sa 400 meter heats. 200 meter hits naman kinabukasan at 100 meter hits sumunod na araw. Hindi na tayo nakapasok sa finals pero ayos lang, panalo pa din sa experience. Shoutout pala sa coach namin, former national team member, kanila Coach Philip at Coach Joy, na talaga namang napakarami ng atletang napalakas. Nagkaroon tayo ng mga bagong kaibigan. Happy birthday to you.
bigyan mo itimigay dahil sinabi sa akin. Ay, bigyan mo itimigay. Kinabukasan, wala na akong laro. Kaya sumingit ako ng konting ride. Galan kasi malawak daw yun. Oops, teka. Tama, ito nga. Wala naman akong laro mamaya. Pero manonood ako ng finals. Kaya kailangan makabalik tayo na bago mag-alas 5. Na lang ako sa studio, siguro kakain. At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Laking nature park pala nito. Ito si Ate Joanne, isa siya sa mga tour guide dito. Una muna kaming tumawid sa Hanging Bridge. 150 meters ang haba nito hanggang sa dulo. Sa dulo nito may papasukan kaming cave. Ang tawid daw nito ay yung animal park na. Mahaba-habang lakaran din mula dito. Akala ko noong una maiksi lang eh. Pagpasok sa loob, ramdam mo na agad ang lamig. Tapos, ang ganda ng mga rock formations. Maraming lagusan sa loob, kaya kung hindi mo kabisado, pwede kang maligaw. Kapag tag-ulan, bumabaha daw dito.
Lulusong pa daw talaga sa tubig. Mga 20 minutes na lakaran, narating na namin ng Animal Kingdom. Dito ko nakilala si Bam, ang makulit nilang alaga na baby tiger. Tom. Pagka nakaagat sa sugat lang. Opo sir, wala naman amazing. Hindi, gano'n na kalakas siya kumagat? Hindi sir, ano, hindi naman ibabaon yung ipin niya, parang ano lang. Dinalaro. Paglabas namin ng Animal Kingdom, meron sila ditong malaking park. Nagpahinga muna kami ng konti dito. Konting palamig ng juice, abay lakad ulit. Sumunod naming pinuntahan yung waterfalls. Hindi maulan ngayon, kaya tuyo ang ilog. Pag malaki yan, sir, ang ganyan dito siya. Yan yung falls, Pinzal Falls. Mahigit 30 minutes namin nilakad papunta dito. May shortcut daw pabalik, 15 minutes lang. Pero matarik ang daan. Inukulit ko nga si ate na doon na kami dumaan. Eh napagod daw siya. Kasi ang bilis daw ng lakad namin kanina. Gusto ko pa sana tumagal sa loob. Pero kailangan ko na kasing makabalik sa stadium bago mag 5 p.m. Nag-enjoy ako dito. Nako. Kailangan bilisin natin pabalik. May 14 minutes tayo bago mag alas 5. Kailangan makahabol natin ang finals. Sayang naman kung di natin mapanood. Tsaka pala yung laundry ko. Alas 5 daw sila magsasara. Last damit ko na itong suit ko ngayon eh. Bet pati patong na ito. Uy! I love nature. Ganda ng view dito oh. Nasaraduhan ako ng load. Wala akong patulog mamaya. Dapat pala nagtabi ako ng extra. Napakagaling mo, joke. Ayaw mo pa naisip yan. Ganda ng panahon, no? Ganito yung mga gusto ko. Araw tapos mahangin. Tapos blue na blue yung langit. Summer vibes. Aabot tayo. Normally, hindi naman ako ganito kabilis magpatakbo lagi. Nasa around 60 to 70 lang naman ang takbo ko lagi. Para tipid lang sa gasolina. At the same time, safe din. Pagka umangat ka na ng takbo ng mga 80 to 90 kilometers per hour. Actually, 90 kilometers per hour nito is top speed na eh. Pagka nandudong ka na sa takbuhan na yun, medyo malakas na yung consumption sa gasolina. Pero matipid pa rin kasi 100cc lang naman to eh. Ang consumption ko dito is around 79 kilometers per liter. Yun yung pinaka tipid na nagawa ko.
Ang mga antakbuhan lang nun nasa 60 kilometers per hour lang. Ano yun? Permis yun na 60 kilometers per hour. Tapos pagka halimbawa, yung mga the usual traffic sa Metro Manila, ang consumption ko is bumababa minsan ng 65 to 68 kilometers per liter. Even na may traffic, diba? So, napakatipid pagdating sa gasolina. Kasi napakasimple lang ng motor na to eh. Napakasimple lang ng motor na to. Kumbaga parang sa kung sa cellphone na kung may 3210 ang Nokia, ito yung 3210 ng mga motor. Na talagang matibay, tsaka simple lang yung mga parts. Wala naman kasi mga high-tech na parts to it. Air-cooled, tapos carbureted. So wala masyadong electronics, kickstart. So wala, kung may masisira man, madali i-repair. Obya. Tapos ang oil capacity is 1 liter lang. So napaka tipid ng cost of ownership at maintenance nito. Kung may masira man, ang dali palitan. Ang mura lang din ng mga parts. Yung motor kasi na to, hindi siya yung pang status symbol eh. Oh, yeah. Go, go. Yung motor na to, hindi siya pang status symbol na yung pang forma-forma. Na pagka sinabing ito yung motor mo, eh, astig ka, hindi. Ito yung motor na pagka gusto mong makatipid na, simple lang, walang sakit sa ulo, ito yun. Ang top speed lang naman ito, nasa around 90 kilometers per hour. 90 yung pinakamataas na nasubukan ko. Sa Patag, pagka medyo pababa, nagwa 100. Pero usually, nasa 85-90 lang naman yung top speed nito. Teka, asa na nga ba yung... Tama ba to? Tanong tayo, tanong. Papuntang Bacolod. Bacolod sa Ilagan Stadium. Thank you, thank you. Hindi tayo pwedeng maligaw, maliligaw tayo. Kala ko kanina hindi ito yung dinaanan ko eh. Pero parang hindi nga ito yung dinaanan ko kanina. Parang iba nga, iba kasi. Ganda ng panahon, no? Ang presko pa ng hangin dito. Kasi left and right, oh, puro bukid. Oh, diba? Ay, oo, tama. Ito nga yung dinaanan ko kanina. Doon sa may left side. Tama, tama to. Sa diretso lang. Naalala ko to yung mga, may mga mais. Maraming mais. Tama, ito yun. Natataas na ng mga mais, oh. Siguro pang harvest na yun. Ang Isabela, eh, ano pala, eh. Ang isa sa mga pangunahing produkto nila is yung mais. Kaya daming mais dito. Sarap pa naman ang mais yung kahit ilaga mo lang. Ilagang mais, di ba? Opia. Lubak. Lubak. Siguro pagkagabi napakadilim dito, no? Kung magpapatako ka ng mabilis, di mo makikita yung ganong lubak. Ay nako, lagot ka talaga.
Kanina, meron akong pinuntahan. Oh, ano ba yun? Lubak-lubak. Kanina may pinuntahan ako sa may malapit lang sa stadium, yung Japanese Tunnel. Ano yun, parang historical place na doon nagtago yung mga Japanese noong panahon ng World War II. Ganda, para siyang cave. Tapos inayos na nila na parang museum, so pinakita nila yung mga nangyari before doon. Then may tour guide kasi na nagkukwento kung ano yung mga chronological order ng mga pangyayari dun sa lugar na yun. Tapos after nun, kumain ako. Merong masarap na pagkain dito. Ano siya eh? Gawa siya sa karabaw or baka. Basta ang tawag nila, imbaliktad. So, parang karabaw meat. Oh, sarap. Mahilig pa naman ako sa beef. Tapos hindi ganun kamahal yung presyo niya. Oh, parami ka talaga ng kain. Yan, ito na. Ito na yung habang tulay. Yung tulay ng bakulod, kung tawagin nila. Laki ng ilog. Hindi ko alam kung dugtong to sa Cagayan River. Pero ang Cagayan River kasi malaki, di ba? So, baka ito nga, nakarugtong siya. Ang tawag sa barangay na to is Bakulod. Hindi Bakulod. Bakulod. Teka lang, di tayo maka-overtake eh. Kesa naman pilitin natin umovertake. Mayayari, maaalangan tayo. Wag na. Lapit na tayo, konti na lang to. Tama tong dinaanan natin. Kasi after nung dun sa may intersection, ito na lang rin naman yung dadaanan, wala nang iba. So, tama lang pala. Ang nangyari lang dun sa may gasoline station. Ang nangyari lang dun sa may gasoline station, lumagpas lang tayo ng konti. Pero, same lang rin naman yung tinumbok na tinadaan eh. Ay, medyo nagtatraffic na. Excuse me. Nang oras na kaya? Baka alas 5 na. Think positive. Abot tayo. Yung laundry ko, kailangan maabutan yun. Ang alas 5 lang yun. Wala tayong susutin bukas. Excuse me. Mamadrilan po. Yun, ito, malapit na tayo. Pagka talaga sa mga kabayanan na hindi mo maiwasan yung traffic. Hindi lang kinaganda ng motor, di ba? Nakakasingit tayo sa traffic. Ito na. Goods tayo, goods.
ay mali. Sorry po. Maaga naman siya nag-signaling. Saka di talaga dapat ako mag-overtake sa kanan. Kakamadali, nagkakamali tuloy tayo. Ay, sarado na. Buti na lang may tao sa kabilang tindahan. May susuotin tayo. Thank you.
Naging makabuluhan ng pagtatapos ng Philippine Athletics Championships. Sa buhay ng tao, kung may nais tayong makamit, kailangan ng focus at dedikasyon. Nakasabayan ko dito ang mga top athletes. Nakita ko ang focus at disiplina nila. At kung ikukumpara sa karamihan ng tao, napakalayo. Na-inspire ako, kaya kailangan tayo din. Hanggang sa muli, Ilagan City, maraming salamat! Dalawang gabi ako dito sa Tugigaraw. Nagkaroon ng konting salo-salo sa unang araw. Enjoy lagi ang kwentuhan kasama sila. Binisita ko din sila Lolo at Lola at nakwento sa akin ni Lolo na naglaro siya noon ng javelin at discus throws, gold medalist sa Cagayan Valley Regionals Athletics. Di ko na sinabi na di ako nagmedal kahapon. Sa pangalawang araw, nagpansit batil patong kami. Pagtapos noon, nagroad trip kami papunta sa Farmville. Nag-enjoy ako sa dalawang araw ko dito sa Tugigaraw. Habang nagpapagas, naisip ko, ano kaya kung panorte ang ruta ko pauwi? Para may thrill. Kaya dito na ako nagpasya. Ang ruta ko pauwi ay North Luzon Loop. Heard it loud and clear.
Pagdating ko sa bayan ng Apari, nakilala ko si Barangay Captain Butch Foss at ang dati nilang Vice Mayor na si Sir Tani Ignacio. Naging mahaba at masaya ang gabi na yun. Dito na mag-uumpisa ang adventure natin. Okay, can you turn it on?